mo po siya at si Rey Tiburuhan. Noong dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng naguni sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y naguni sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin si Jesus nang may magsumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus kaya sila'y tignan niya at sinabi ang ganito, Sino bang sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parusahan, humayo ka at huwag nang magkasala. Okay. Lahat po tayo ay nagkasala ayon sa Biblia, no? Sa Romans 3:23 sabi diyan, For all have sinned and fall short of the glory of God. Okay? At lahat ng mga kasalanan ayon sa Biblia ay merong kaparusahan. There should be a judgment in every sin. Okay? At yung iba dito sa atin, maaaring sasabihin natin sa ating sarili, wala akong kasalanan. O ikukumpara sa iba, I'm less evil than others. Ano? Pwede natin sabihin, ako, hindi nga ako. Hindi ko naranasang pumatay. Ano? Kaya, I am good. Hindi ako makasalanan. Okay lang ako. Ano? But in Bible, sabi niya sa James chapter 2 verse 10, kahit isa lang daw ang sinuway mo sa kautusan, eh buong kautusan ay sinuway mo na. Okay? Ngayon, merong isa dito sa verse sa James chapter 4 verse 17. Kasi yung iba rito, maaari nga maninindigan pa rin eh. Ano? Na wala akong matinding kasalanan ginawa. At halos wala nga akong matandaan. Maaari isipin pa natin yun. Okay, ngunit sabi ito sa James chapter 4 verse 17. Ano? Ikaw na nakakaalam ng dapat mong gawin at ito ay hindi mo ginawa. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay nagkasala. Magbigay tayo ng bilang halimbawa. For example, lumalakad ka lang dyan sa daan. May nakita kang kalat na balat ng saging. Pero wala kang pakialam, nakita mo lang. Alam mo, in your heart, kung anong dapat gawin. Pulutin yun at ilagay sa tamang lalagyan. Pero hindi mo ginawa. Ang sabi ng Biblia, nagkasala ka na raw. Okay? At marami pang halimbawa, kung wari tayo nanonood ng TV, meron dyan, di ba, uso ngayon yung mga namamatay, mga may sakit. Ikaw, nanonood ka lang. Pero in your heart, alam mo na dapat kayo may gawin, kahit ipanalangin mo man lang sana. Pero hindi mo ginawa, natulog ka lang. Ang sabi ng Biblia, nagkasala ka na rin. So dito po sa ilang mga pinakita ko sa inyo, mapapatunayan po natin na lahat pala ng tao kung ganun, may kasalanan. Okay, ngayon dito sa binasa natin yung scriptures kanina lang, ito'y patungkol po sa isang babae na kung saan nahuli siya sa isang kasalanan. Yung tawag na kasalanan ginawa niya is adultery. Okay, at that time, kailangan, ayon sa kautusan, may inisan sa kanya yung mga palit, yung mga pariseo. At this time, pariseo yung tawag sa mga naglilingkod sa loob ng templo. Ano? Bilipit nila yung babae at dinala kay Jesus Cristo. Tapos parang ganito rin po, ang daming tao, may bata, matanda roon. Kasi kasulubo yung nagtuturo si Jesus, eh, parang ganito. Imagine mo, nagtuturo ako rito, then biglang may susulpot dito. At may daladalang isang babae, at iharap sa atin, sasabihin, itong babae ito, nagkasala ito, nahuling nag-adultery. At ayon sa kautusan, kailangan siyang patuhin hanggang mamatay. Yan. Ngayon, itong babae ito, yung itsura niya doon ay umiiyak. Ano, humihingi siya ng mercy, nagmamakaawa siya. Imagine po natin yun, ano, nasa harap siya ng maraming tao. Ngayon, itong pari nito,
Hinihintay nila si Jesus na sumagot. Actually, ayon sa binasa natin, gusto rin nilang itrap si Jesus Christ. Kasi, sabi ni Jesus Cristo, siya ay tagapagligtas ng mundo. Naparito siya sa lupa'y katibos. Sabi niya ron, naparito ako para hanapin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang sabi niya. Kaya, kung sinagot agad sila ni Jesus Cristo at sinabi niya, sige, patayin yan, patuhin yan, ayon sa pag-utusan, lalabas na si Jesus Cristo ay hindi tagapagligtas ng mga makasalanan. Dahil i-accuse niya eh. Ano? Iko-condemn niya mismo. Ngayon naman, kung ang sasagutin naman niya, ay kabaligtaran, ang mangyayari naman po dito, sumusuway naman siya sa kautusan. Kaya alam po ninyo, ginawa ni Jesus Cristo, hindi agad siya sumagot. Sa halip, lumugod po siya ng ganito, at sa pamamagitan ng kanyang dagili, may sinulat siya doon sa ground. By the way, yung panahon po na yun, yung sinulat ng Jesus Cristo ay Olympic. Sabagat at that time, yung pangalan ni Herod the Great, ano, pinapagawa niya ang mga ang temple mo, siya ay nagpaka-reconstruct doon sa loob ng Temple of Jerusalem at that time. So, Jesus Christ with his finger wrote something on the ground. In Exodus chapter 38, kung nabasa na natin, ang sabi doon, si God, sinulat niya through his finger doon sa tablet of stone yung kautusan. Okay? So, this represents something about Jesus Christ. Ngayon, eto na. Walang tigil yung mga tao, nakababago sa kanya. Hinihintay nila sagot, para sa patayin ang babae. Nagsisigawan sila. At pagkatapos sumulat ni Jesus Cristo, tumayo siya agad. At tinignan niya isa-isa mga tao. Tinignan niya ng ganito. Tinignan niya. At ito ang sabi ni Jesus Cristo. Bumato sa inyo, una, ang walang sala. Throw the first stone whom have not seen, sabi ni Jesus Christ. Yeah. Alam po ninyo, ang sabi ng Biblia sa ating binasa, mula bata hanggang matanda, isa-isang umalis. Walang makapagbato doon sa baba. Nakakagulat! Baka! Ang sabi ni Jesus Christ, bumato! Mauna bumato ang walang kasalanan. Imagine po ninyo may bata doon. Umalis ang una-una ang mga bata. Na-convict sila. Maaari itong bata ito. Nalala niya kanina lang. Pinupitan po tatay ko habang tulog siya. Punta tayo sa kalagitnaan. Pati yung umalis. Ang sabi niya siguro, kanina nagsinungaling ako sa nanay ko. Sabi ko, may project ako. Mag-overnight kami. Pero totoo, ang kaka-overnight ko, yung boyfriend ko. Ito na yung matatanda. Pagdating sa matatanda, umalis din sila. Ano? Kasi, naalala nila, ako, kanina lamang, nagsinungaling din ako. Ang sabi ko, nag-overnight ako sa trabaho, pero totoo lang, iba, nag-overnight ko. Pero ito po ang ating mga kapatid. Ating mga kaibigan, ito ang ating day. Yung mga pariseo, yung kilalang lingkod ng simbahan, yung kinalang banal sa panahon na yun, na silang unang-unang nag-uudyok, patungin niya ang makasalanan na yan. Alam niyo nangyari? Binitawan niyo yung bato, umalikot din at umalis. Siguro, pinaalala sa kanila ng Panginoon, lingkod ka ng lingkod sa Diyos, pero magnanakaw ka, ang galing mo rin magsinungaling. Ano? At that time, nung pagkatapos na mangyari ito, ano po? Muling tumayo ang Panginoon at ang sabi niya sa babae, Ginang, nasaan yung mga gustong umatro sa'yo? Ano yung babae? Tingin siya ngayon sa paligid niya. Wala siyang makita. At sabi niya, Panginoon, wala po. Sabi niya, at nakatingin siya kay Jesus Cristo. Tandaan niyo ba kung sinabi ni Jesus una-una? Ang sabi niya, bumato sa inyo ang walang kasalanan. Maunas yung nasa harap po niya, mga kaibigan, si Jesus. Ang sabi ng Biblia, wala siyang kasalanan. Siya lamang ang may karapatan doon sa eksena na yon na i-condemn yung babae. Kung sino may karapatan, si Jesus mismo ang may karapatan upang i-condemn yung babae. Pero ano ang sabi po niya? Sa John chapter 8 verse 11, ito yung final word ng Panginoong Jesus.
babae, ako man, hindi kita hatulan. Tumayo ka, bumayo ka, at huwag ka nang magkasal. Alam po ninyo, nung narinig natin itong mensahe natin ngayon, itong umagang ito, nais po ng Panginoon na iparating sa inyo na kailangan po natin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Walang hindi pwedeng magsabing hindi ako nagkasala. Okay? Ngayon, I pray, kagabi pa pinanalangin ko na po ito, kagabi pa lang, na sana, nung narinig itong mensahe ito, huwag tayong tumulad sa mga Pariseo, sa mga Eskriba, at mga taong naroon sa panahon na iyon, sapagkat lahat sila ay hipokrito. Alam niyo, napansin niyo, himbis na yung sila ay nakonvict, himbis nung pinaalala sa mga nasalita ng Diyos na lahat ay nagkasala, himbis na lumapit sila at magsisi tulad ng babae na yun na umiiyak at humihingi ng habag ng Diyos at ng kanyang kapatawaran, ang ginawa ng mga tao na yun, yung may umalis sila. Sana sa oras na ito, nagarinig itong mensahe nito, mga kaibigan ko. It is my desire, and I'm sure even God, it is His desire, na lahat po tayo ay tularan ng babae. Lumapit tayo kay Jesus. Kailangan natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. Kahit ano pong nagawa nating kasalanan dito, ang Diyos lang nakakaalam, walang maililihim sa Kanya, kita po niya ang puso lahat natin. Pero tandaan mo, kahit anong klaseng nagawa mong kasalanan, itong babae nito, adultery, capital punishment ang kanilang paro sa dapat siya talagang patayin. Pero sinasabi ko sa inyo, ganyan din ang sasabihin sa inyo ng Diyos. Ako man, hindi kita.